Welcome for another edition ng ating The Brandcast, and this is episode number 19. Ang episode natin ngayon ay kakaiba. Tungkol ito sa buhay ng isang OFW or Overseas Filipino Workers. Isang Filipina na kasalukuyang nakikipagsapalaran sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito ang The True to Life Story, an OFW Confessions. At bago po ako magsimula, don't forget to subscribe and click the bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na episode. Samantala, narito po muna ang aking OBB! Ang nagpadala po ng kanyang kwento ay si Miss Annalisa Lansal na taga T.S. Cruz, Las Piñas City, na kasalukuyang nakabase ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia para hanapin ang kanyang kapalaran. At narito na po ang The True to Life Story of Annalisa Lansal, an OFW Confessions. Dear Clark, lumaki kaming magkakapatid ng walang ama. Maliit pa lamang kami at wala pang alam sa mundo, nang iwan kami at sumama sa ibang babae ang aming ama. At para mabuhay kami, iniwan kami ng nanay ko sa lola namin para magtrabaho at mabigyan kami ng magandang buhay. Sa madaling salita, broken family kami. Ganon din nangyari sa pamilya ko. Kung ano naging kapalaran ng nanay ko, ay naging kapalaran ko rin. Pagkakaiba nga lang, may isip ng mga anak ko nang gawin ng ama nila yon. Wala sa plano o pangarap ko ang mag-abroad, salitang magandang pakinggan, at karamihan ay nangangarap mang ibang bansa. Masakit man sa akin na iwan ko mga anak ko, pero kailangan tiisin para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Umalis ako ng Pilipinas, dala-dala mga pangarap at makalimot sa mga nangyari sa buhay ko. Pero kahit anong gawin kong paglayo, nakatatak pa rin sa isipan ko ang lahat at ang kirot sa puso dulot ng kawalang hiyaan ng ex ko, pagkasira ng pamilya ko, ganun pa man sa tagal na ng panahon ay natanggap ko lahat. At tanging mga anak ko na lamang ang mahalaga at nagpapalakas sa akin. Hindi biro ang pag-abroad, swertihan na lang kung mapunta ka sa mabuting kamay. Pangalawang abroad ko na ito, subalit dito ko naranasan ang lahat ng hirap at sacrifices. Swerte mo kung may pagkain ka at makakain ka ng isang beses sa isang araw. Halos dito na bumagsak katawan ko. Sa sobrang hirap at pagtitipid ng amo ko, kapag pumapasok lang sila sa trabaho, saka lang ako nakakapagluto, kailangan diskarte para may makain sa araw-araw. Pag may sweldo na ako, saka lang ako nakakabili ng pagkain ko, tanging binibili ko lang itlog, tinapay, indomie at kape. Para kahit paano pag walang luto ang amo ko, ay makakain ako. Minsan hindi mo maiwasan na hindi ka umiyak. Habang naisip ko nangyayari sa akin dito, sabi nga, please lang, para sa pamilya, kahit paano naibsan ang nararamdaman ko at pangungulila ko sa kanila. Salamat dahil may mga tao na lagi nandyan, mga totoong kaibigan. Ang mga friendship ko at ang nagbabasa nito na naging malapit din sa buhay ko at kilala ako. Salamat sa inyo. Kaya ang pag-abroad ay hindi biro. Swerte mo kung makauwi ka pa ng buhay. Kalahati ng katawan namin ay nasa hukay. Ang pag-abroad, kailangan matapang ka. Handa ka mag-sacrifice sa lahat-lahat. Lakas ng loob at pananampalataya. Masasabi ko kahit ganito sitwasyon ko dito, maswerte pa rin ako. Kasi hindi sila nananakit. Kahit mag-away man kami, pero lumilipas din
Hindi sila yung nagtatanim ng galit. At sa loob ng 3 taon, makakalaya na rin ako. At salamat sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Kahit saan man ako naroroon. Nagpapasalamat, Annalisa Lansal. Unang-una, maraming salamat sa iyo, Bunny. Bunny po kasi ang tawag ko kay Annalisa. At hindi lang po kay Annalisa o kay Bunny ako may tawag, kahit po dun sa mga ibang ka-close friend ko sa grupo namin. Maraming salamat sa iyo, Bunny or Annalisa, sa pagbabahagi mo ng iyong story. At sa pag-treat mo na rin sa akin bilang isang kaibigan mo. At ako'y bumabati sa iyo ng isang belated happy birthday last March 17. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong story. Maraming makaka-inspire ng kwento mo. Siguro isa na ako. Dahil hindi ko alam na ang pagkain nyo pala dyan sa ibang bansa ay nagbabase sa kung ano yung ipapaluto sa inyo ng amo ninyo. So kung wala palang pagkain ng amo nyo, ibig sabihin wala rin kayong kakainin dyan. Pero sa kabila ng lahat, nakakabilib kayong mga OFW dahil nakakaya ninyong magtiis para sa inyong mga pamilya. At mahirap yung sitwasyon mo na iniwan kayo ng inyong ama. At nangyari din sa'yo nang iwan ka din ng iyong asawa. Ganun pa man naging isa kang matatag na babae. At para sa iyong dalawang anak na sina Lenzie Mika Ann at John Carl Rafael, mahalin ninyo ang inyong magulang, ang inyong nanay. Ang mga sacrifices ng inyong nanay sa ibang bansa, lahat gagawin niyan ng isang ina para sa kanilang mga anak. Mahirap ang mapalayo sa mga anak sa buong pamilya, pero walang gagawin ng isang ina para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya bilang ganti ninyo sa inyong nanay, magpakabait kayo, palagi kayo magdadasal, susundin nyo ang inyong magulang sa kanyang mga payo, at higit sa lahat, mag-aral kayong mabuti para sa inyong kinabukasan. Para ang lahat ng sakripisyo ng inyong magulang ay hindi mabaliwala. At ako'y natutuwa, Bunny or Annalisa, dahil makakauwi ka na ng Pilipinas. At palagi ka lang din magdarasal, Bunny. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Dahil lahat ng iyong paghihirap dyan ay may kapalit mula sa Diyos. At narito ang iyong requested song, After All by Peter Cetera and Cher. At ang requested song mo is dedicated mo para sa iyong mga friendship na sina Aileen Medest, Cornelio Sally, Thalia G. Medalla, Genevieve Beth, Linsejo Hermoso Asilum, at kay Luis Castor. Dedicated mo rin para sa iyong mga kuyas na sina Danison Lanza at Rodel Ramonida. Dedicated mo rin para sa iyong dalawang anak na sina Lenzie Mika Ann Palma at John Carl Rafael Palma. At sa iyong pinakamamahal na ina na si Nanay Zenaida Lanza. Magandang araw po, Nanay. At narito na ang iyong requested song, After All, by Peter Cetera and Cher. Well, here we are again. I guess it must be fate. We've tried it on our own, but deep inside we know we'd be back to something strange. I still remember when
your kiss was so brand new. Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me back to you. Again, maraming salamat sa iyo, Annalisa Lansal, sa pagbabahagi mo ng iyong story. At maraming salamat sa pagkakaibigan at sa iyong tiwala para sa akin. At kapit lang sa mga darating pong pagsubok, huwag kang bibitaw sa Panginoon at mag-iingat ka dyan palagi. At nandito ako bilang kaibigan mo, kapag may problema ka, handa akong makinig para sa iyo. Sumayin niyo ang The True to Life Story of Annalisa Lansal, an OFW Confessions. At sa mga kaibigan po nating OFW dyan na gusto ninyong ibahagi ang inyong kwento, open po ang The Blogcast para sa inyo. Sumayin niyo ang isa na namang edition ng ating The Blogcast. Kung meron po kayong requests, suggestions, or reactions, don't forget to write down on the comment sections. At ang video po nito ay mapapanood din ninyo sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, at sa TikTok. And I'm Clark Garcia too. We'll see you around. At maraming po salamat sa inyong panonood. And God bless us all.